Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan.
Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Ang Diyos ang dapat nating sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas." Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang paniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinibigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming.
Paano ka nagmamahal? Paano po kayo umiibig? Ang salitang pag-ibig, alam niyo po ba, isa sa mga gamit na salita, pero hindi natin lahat lubusang nauunawaan. Paano ka umiibig? O anong paraan mo ng pag-ibig? Maliwanag sa sinasabi ng mabuting balita ngayon, minamahal ng ama ang anak, at ang lahat ng nananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ating babalikan ang lahat ng mga nangyari nitong mga nagdaang mahal na araw hanggang sa pagkabuhay ng Panginoon, iisa naman po ang dahilan ng lahat ng ito, ang pag-ibig ng Diyos. Siya'y naghirap at namatay sa krus dahil sa pag-ibig. Siya'y muling nabuhay dahil sa pag-ibig. Kaya marapat lamang na tayo rin na sumusunod sa Kanya ay nagsasabuhay ng pag-ibig. At doon tayo nagkakaiba-iba. Dahil magkakaiba tayo ng pangunawa sa pag-ibig. Nakarinig na po ba kayo noong sinasabi, mga magulang na nagsasabing, mahigpit ako sa iyo dahil mahal kita. Pinapagalitan kita kasi mahal kita. Yun po ba'y hindi nyo maituturing na pag-ibig? Huwag kang pumunta dyan. Bakit po? Basta huwag kang pumunta dyan. Pero kapag binalikan mo yon dahil gusto mo siyang ibigin, mga minamahal, ang pag-ibig ay napakaraming muka. At kung inyong iisipin at inyong iniisip na ang pag-ibig ay lagi lamang masaya, hindi po iyon totoo. Kung ang pag-ibig ay laging masaya at nakatawa lamang, abay anong tawag kapag kayo mag-asawa ay nag-aaway? Sa palagay niyo, hindi iyon pag-ibig. Anong tawag pagka napapagalitan mo ang mga anak mo at napapagsabihan, hindi ba iyon mukha ng pag-ibig? Nung namatayan sa krus, sa palagay niyo'y masaya siya? Pero hindi ba iyan mukha ng pag-ibig? Kaya ang pag-ibig, sadyang maraming mukha. Paano ka nagmamahal? Paano ka umiibig? May ilan sa atin na ang pagpapakita ng pag-ibig ay pagbibigay ng mga regalo. Ang iba naman dahil walang maibigay na regalo, ibinibigay presensya. Pero yun ay parehas na mukha ng pag-ibig. Meron sa atin, lalo ang iba sa ating ang mga magulang ay nasa sa ibang bansa. Para sa kanila, ang paraan nila ng pag-ibig yung pagtatrabaho at pag-alis ng bansa. Hindi ba iyon pag-ibig? Kaya patuloy ang tanong, paano ka umiibig? Ang iyo bang pagpapatawad? Ang iyong pag-unawa? Kayong mga magulang, ang inyong mga pagsasakripisyo, hindi ba yan dahil sa pag-ibig? Kaya huwag kayong maiwan na ang pag-ibig ay laging nakatawa. Hindi po iyon totoo. Minsan ang pag-ibig umiiyak. Minsan ang pag-ibig nalulungkot. Minsan ang pag-ibig sinusubok. Minsan ang pag-ibig nahihirapan. Kayong mga may sakit, hindi ba iyan pagpapakita ng pag-ibig? Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, kapag ka naiinis ka na, kapag naiiyamot ka na, napapagod ka na, pero hindi ba iyan mukha ng pag-ibig? Ito pong ating ginagawa ngayon, ang pagpunta ninyo dito ngayon, hindi ba ito'y dahil sa pag-ibig? Dahil gusto nyong ipakita sa Diyos na mahal nyo siya, kaya kayo nagsusumikap makasimba, makapagdasal, makapaglingkod. Dahil lahat ng ito, dahil sa pag-ibig. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 735, ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa kaharian ng Diyos.
Kaya naman, dito pa lamang sa lupa, pwede na nating maranasan ang langit. Paano yun, Father? Edi kapag ka ika'y umiibig. At ang pag-ibig na tinutukoy natin ay yung pag-ibig na totoo, yung pag-ibig na tunay, yung pag-ibig na umuunawa, yung pag-ibig na nagpapatawad, yung pag-ibig na umiintindi sa kahinaan ng ating kapwa. Dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na yumayakap sa lahat. Kaya naman sa banal na misang ito, hilingin po ninyo sa Diyos na palaguin tayo sa pag-ibig. Mamaya sa komunyon, ibulong po ninyo sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo, yung handang umibig sa pamamagitan ng aking pagpapatawad, pag-unawa, pag-intindi, at pagmamahal sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanggal ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalin, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung
pong hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang habang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapa at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak. Sa bawat panig at sulok ng daigdig, kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Itong bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay. Kamatayan, nagtagumpay. Magalak, huwag nang lumuha, inango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang ari, kami sa'yo'y nagpupuri sa krus, ika'y namatay. Ngunit muli kang nabuhay. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong extension ay kailangan na nating ipagawa, kaya po sa may mga magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, pakipag-ugnayan kayo sa aming opisina at sa pamisahan para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Bahagi po ng ating panawagan ng kalinisan, ang ating pinatutupad na Clego, Clean as You Go. Ito po ay upang mapatitili natin ang kalinisan, kaya ang ating mga basura ay ilagay sa tamang lalagyan. At gayon din naman, tayo po ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makita ang ating main arch entrance na rito po sa bandang likod. Pagpasok nyo dyan ay meron tayong apat na malalaking mga free parking upang kayo matulungan sa inyong maayos sa pagbisita dito sa National Shrine. At sa darating pong Linggo, ito ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Dahil ito ay Linggo at Healing Day, may ilan tayong adjustments sa ating mga schedules. Ang misang alas 11 ay magiging alas 12 ng tanghali at wala pong misa ng alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ito ay magiging alas 5 ng hapon. Ang mga Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. At sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman ito ni Father Glenn Cantos. Kayo pong lahat, ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, tayo po'y may isinasagawang car raffle program. Sa halagang 500 pesos na ticket na available sa paligid mamaya pagkatapos ng misa o sa pamisahan, kayo'y maaaring manalo ng mga papremyo, narito rin po sa gilid ang ating mga prizes at makakatulong na kayo sa ating mga scholars. Oka, kami nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at magmahal tulad ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunubos.